Yeah, so, eto, tuturo ko sa inyo kung paano gamitin si R5. Itong mga function dito. So, ang gagawin ko is, bawat function, papakita ko kung paano yung siya gumagana, kung paano yung ano yung nangyayari pag ginagamit mo yung every function nito. So, ang hirap din kasi intindihin na papaliwanag, puro paliwanag, tapos hindi nakikita ko ano yung itsura ba, paano ba nangyari. So, isa-isahin natin. So, para mas madaling mag-get, tsaka mas malinaw. Okay, so, unang-unang gagawin mo is, dito muna tayo. Sa speed. Okay? So, kung, ano kasi nito, ang speed dito ay hanggang 5,000 RPM. Tapos, kung ayaw mo nang mabilis, punta ka lang dito sa positive sign. So, ayan, naka 4,050 lang yan. So, ayan, naka, ano niya, ang maximum niya ay 5,000. So, pwede mo siyang bawasan, tapos pindutin mo lang to. Ayan, kung gaano kabilis lang yung gusto mo. Okay? So, kunyari, ano bang settings, ano bang speed ng portable? Kung gusto mo yung speed lang ng portable, pwede nyo din iset ito kasi naka-servo motor naman tong R5, ang mga Bruce. So, kunya kung 2,000 lang, ayan, mga ganyan, 2,500. So, ayan, hindi siya tatakbon mabilis. So, ano siya, sobrang friendly user siya sa mga lakad, sa mga, mga beginner pa lang. So, kung may budget kayo, tapos may space din, mag-ano na kayo, mag-high speed na kayo. So, okay, so recommend yung ganito machine. So, okay, so dito naman tayo. Ayan, so, ayan nga. So, ayan nga, pag ano, pwede nyo, ibalik nyo lang din, tapos pag mabilis, pindutin nyo lang itong positive sign, balik nyo sa dati. Ayan, so kung ano, ang tagal pa nyan eh, pag pinindot, pindutin nyo lang itong reset. So, babalik yun sa dati. Okay? So, ayun lang. So, start tayo dito sa... Dito. So, sa A and B. So, A and B, ito yung reverse stitch. Tsaka itong C and D. Reverse stitch yung mga yan. So, ito yan. A and B and C and D. So, bakit 3-3? Yan yung bilang ng tusok ng karayom at sinulid sa fabric nyo. Okay, so, ano itsura niya? So, ganito po. So, ayan. Ano kasi ako, wait lang. Set yung ano. Yung extra thread. So, ito yung ganyan itsura niya. So, ayan o. 1, 2, 3. So, ayan. Tatlo. Kasi kaya may mga ganito. Mahaba kasi yung thread ko kanina. Nung nag-ano ako nag-re-thread. So, ayan o. Ayan. Tatlo yung ano niya. 1, 2, 3. Pag ano yung ano niya. So, try natin no, yung iba naman. Pag kunyari hindi siya 3-3. So, isiset ko yung machine ko sa... Ayan. So, ayan. Ayan yung, ano, yung set ng 3-3. Sa reverse stitch, sa unang last stitch mo, and then sa ending ng tahi mo. So, tatlo yan. Ganda yung itsura niya. Okay.
So, if gusto niya namang baguhin, gusto niya dagdagan yung mga ano niya, yung mga salak stitch niya, sa reverse stitch niya pala, pindutin niya lang to. Itong right na ano na function, tapos gagalaw na yun yung mga yan. Tapos kunya ilagay mo 4, pindutin niya lang ito sa taas, yung positive sign, tapos yan. And after nito, pindutin mo lang ulit yung right, tapos itong positive, yan. Ganun lang. Or kung ano naman, kung babawasan niya pa. Tulad nung ano nung gamit ko, ang gamit ko sa ganito ay lahat naka-2. Yan, tapos pabalik. Ito lang. Nakakapalan kasi ako dun sa ano eh, sa lahat 3. Tapos, pag after nyo mamaset yan, pindutin nyo lang itong sign na letter V. Yan, hindi na siya, ano, makita nyo, hindi na gumalaw. Tapos, ito yung mga stitches niya. Yung sa reverse pala. Ito yung 2. Ayun, no? 1, 2. Tapos yan, sa dulo. Dalawa lang din. Tapos, ito yung itsura ng sa 3. Yan, tapos ito yung 4. So, trace nyo kung anong gusto nyo ilang yung pagka-reverse sa paglalaki nyo ng tahi. So, tapos ito kasi ano siya, automatic cutter. Ayan yung ano, itsura niya sa likod. Ganito lang kaliit. Ayan, so, tapos tayo dito sa A, B, and C, D. So, next naman is dito tayo. So, sa arrow na to. Kung ano bang mayroon dito. Okay? So, napakita ko na sa inyo yung ano, function ng reverse stitch. Tapos yung pag-ano pa din siyang doblehin. Tapos dito naman, pag pinindot nyo to, ayan, nakita ko yung kanina ginawa ko yan. Magiging 4 tong mga to. Pag pinindot nyo pa yung isa pa, mawawala yan. Tapos dito din. So, yan, yung function naman yan ay para sa, magagawa kayo ng gathering stitches. Magagather kayo ng para sa skirt o sa ruffles. Ayun nga, hindi siya maglalak. Walang reverse stitch na mangyayari. Tuloy-tuloy lang yung tahi. Ganito siya. Okay, so for gathering, method naman ang gagawin nyo. Bago kayo magtahi. So set natin yung, itong stitch length sa pinaka-mataas. Number 5. Ito dito sa baba. Tapos, tsaka ka mag-tahi. So, tapos, taas muna natin yung lever. Apakan mo. Then, kunin mo yung sinulid. So, ayun, maliit lang yung ano. So, kailangan mo ng tweezer para kunin yung sinulid. Tapos, kinukuha nyo yung sinulid, yung nakalagay sa babin, pag hinigit nyo, yung paa nyo ay tanggalin nyo sa, ano ba dito? Yung inaapakan. Kasi, baka, atuso pa yung kamay nyo. Okay? So, ito na. Then, tatahi kayo. Ganun naman nangyari. Wala siyang reverse stitch. Tapos, ikot nyo lang yung wheel. Then, cut nyo. Ayan. So, ganito lang yung nangyari sa kanya. Okay, so next naman is so ano ba meron dito? Okay, so ito. So pindutin muna natin. Ayan, nagbago siya yung needle. Asum ko kaya. Ayan. So ayan, nakita nyo, yung needle nakababa siya. Ibig sabihin niya nakababa, nakatusok. Ever na magtatahi kayo, laging nakatusok yung karayom sa fabric. Okay? So, tapos, pag ito naman, pindutin nyo lang sa baba. So, every time na magtatahi kayo, ay nakataas yung, yung karayom. So, try natin para makita din natin yung sample. Okay? Tapit natin yung camera. Oops. Yeah,
Okay, set na. Ayan. Okay, so yung set niya, settings natin doon sa ano, doon sa function niya sa bottom ay yung karayom, every na magtatahi ka after mong tumigil, nakaangat siya. Okay. Okay, so start naman, set naman natin sa yung nakababa, yung ano, karayom. Ayan, nakatusok siya. Tapos pag magtatahi kayo, yun nga, every time na titigil kayo, nakababa yung ano, yung karayom niyo. Okay, so try natin. Ayan. Parang mas safe yung ganito. Ah, tinatay ko pala yung ano niya. Yung automatic na cutter. Okay, so next naman is ito. So, ito yung needle. Ayan, sign ng needle. Tapos, yun nga, yung sinulid. So, nadidetect niya kung pag tanga, ano, putol yung sinulid mo. So, ano yung makikita nyo once na maputol yung sinulid nyo. So, may lalabas dito. Okay, so, try natin. Okay, gawin natin is, ano, cut natin yung, ano, yung sinulid. Pula lang ganito. Okay. So, kakat ko yung sinulid dito. Okay. Sabi kasi ni, ano, ni, yung technician, Sir Joel. So, dito kasi may sensor dito. Ewan ko kung saan yung sensor. Basta may sensor daw dyan. Tapos, pag ano nga siya, yun nga. Parang natigil siya. At natigil yung machine pag nag-cut yung, ano, yung fabric mo. Ay, fabric. Yung sinulid. So, eto. Ayan. Nakakat na yung sinulid. Tapos, magtatahi ako. Tapos, yung camera ko, ilalagay ko dito sa monitor. Yan. Tapos, makita niyo kung ano yung lalabas. Okay? So, start tayo. Hindi ko pala na ano, loko. Hindi ko pala na set. Epic. Okay, so wait lang. So, kabit muna natin yung ano, yung sinulid ulit. Okay. Ano ba ito? Wala. So, kabit muna natin yung sinulid. So, balik ulit sa dati. Hindi ko pala na set. Kaloka. Shhh. So, gagawa din ako ng ano, ng full tutorial kung paano yung pag-threading. So, halos sa ano naman din lahat, parang dali naman pag-threading. So, ayan. Ang epic naman, nakakainis. So, threading ka ngayon. Okay, tapos lusot lang dito. Kita ba? Wait lang ha. Paano lang ako, magte-threading ako. Okay, so, pag magte-threading kayo, always tanggalin ang paa sa pedal. Okay? Dahil baka matahi yung kamay nyo. Okay, so, ulit-ulit tayo. Ang gagawin ko is, ikakat ko to. Okay? And then, isiseta natin ito. Pindutin muna natin itong sa baba. Ayan. So, pag lumabas na yan, ready na tayo magtahi. So, tingnan nyo na lang kung ako nilalabas dito. Okay. Ayun. Nakita nyo? Nag-error. Ayan. Ano talaga siya. Pero nagtatayo pa din siya. Pero makikita nyo, nag-ano siya. Ayan, may nalabas na error 25. Okay. So, ayun lang. And then, so next naman, so mas maganda iset nito.
Okay. Tapos next naman ay dito tayo sa itong may gunting, tapos yung may tahe na straight, tapos ito yung ito ay presser foot yan. So, ayan. So, ibig sabihin yan, ito yung sa taas ito. Gamit nga tayo. Ito, every nang tahi nyo, tsaka pag ano, nag-cut kayo, aangat yung presser foot nyo. Okay? So, ito tsura niya. Tapos, ito naman, kada tahi nyo, yun. Ah, hindi. Ito, kada after nyo magtahi at nakat nyo, tataas yung presser foot. Tapos, ito namang nasa baba, kada tahi nyo, nataas yung presser foot. So, ito, recommend ko to. Pag kunyari, yung tinatahi nyo is, kailangan patigil-tigil. Tapos, yung mga curvy, mga curve na ano na, na yun, na tinatahi. Okay din siya. Kaso, medyo annoying kasi tunog din tunog. Nagitig na nagitig. So, ganito ba itsura niya. Ganito yung mangyayari. So, set natin tong ito muna sa taas. Itong may gunting. Okay. Ito man. So, kailangan siguro nakaano to. Ayan. Okay. So, ayan, ganyan siya. Tapos si ano ko. Ano? Ay. Okay. Okay, so, ito nga. Pag nakaset yung gunting nyo, at pag pinindot nyo yan, tapos, iset nyo dito. So, pag nag-ano kayo, pag after nyo magtahi, at kinat nyo na yung, ano, yung thread, yung automatic cut, aangat siya. Okay? So, pag naman ano, pag tinanggal nyo yung cut niya, tapos, iset nyo lang din ng ganyan lang din. So, every time nga na, ano, na magtatahi, aangat yung presser foot. So, ganito siya. Ayan. Umangat yung, pagtigil ko, aangat yung presser foot. Ayan. Laging ganon. So, okay. Tapos, ayun natin ko. Ayun nga. Pag-cut, ano, apakan nyo, hindi siya magka-cut. Pag hindi nyo sinet dito, yung gunting, dapat makaset din siya. Ayan, so. So, pag, ano, ayun, nakaka-cut yung, ano, yung thread, tapos angat siya. So, hindi nyo naman siya kailangan, ano, yung sa pedal na apakan para umangat. Automatic siya mag-aangat. Okay, so next naman is eto. So, ano meron dito? Okay, so ayun. So, ito naman, itong dalawang to. So, dapat ata ito ay parehas magagamit. And parang parehas mo siya ilalagay. Para mag-function siya sa machine, para magamit mo. Then, dapat meron din nito. So, ito, para saan ba itong may gunting, tapos angat siya. So, after mo makat yan, aangat yung presser foot hanggang sa matanggal mo na yung fabric na tinahi mo. So, ganun. Kesa, itataas mo pa, yun nga, automatic siyang tataas. Tapos, yun, after mo makat, automatic siyang tataas, tapos tatanggal mo na yung fabric. Yun nga, ganun. So, dapat nakalagay, nakasettings itong gunting lagi. Tapos yun nga, ito naman, ito, yan, ito, ano siya, yung every magtatahi ka, tataas yung presser foot. So, pwede mo siyang tanggalin. Ayan. So, ganito yung mangyayari naman pag after mo magtahi. Ayan. So, tatakas mo. Ayan na. Stay lang na nakataas yung presser foot mo. Tapos, maya-maya, bababa din yun. Okay. Ayan, ganun. So, next naman is
Ito. So, dito na tayo. So, tanggalin muna natin to. Natatanggal ba to? Hindi ata siya natatanggal basta may gunting. So, tanggalin natin yung gunting. Try natin. So, asa, yaan mo na siya. So, dito naman tayo. So, ito ata, automatic na to. Yan nga, gunting, tsaka itong stitch to eh. Okay, so, dito na tayo. So, ano bang meron dito sa W, tapos to may N na may arrow na to. So, try natin kung anong meron. Okay? Okay, so, pinitin natin. So, yan yung lumabas. Hindi ako masyadong familiar kung ano meron dito. Kasi hindi ko naman siya ginagamit eh. So, try na lang natin kung ano ba yung ano bang function niya, kung ano ba nang meron. So, let's try it. Let's see kung ano ba. Okay. Oh! Scared. Wow. Sobrang bilis niya. Siguro ano to? So, ba't wala siyang lock? Katakot ah. Mm-hmm. Okay. Grabe. Bilis. Pero hindi siya nag-ano. So, at pala, ano, lagyan natin ng cutter. So, parang ano siya? Parang, pag kailangan mo na mabilis, takot to. Hindi ko siya mag-gets. Ay, nakpo. Ayaan nyo na siya. So, ayun lang. So, ayun nga. Tagalin na natin to. Pag hindi nyo na alam yung ano, gusto nyo ibalik sa dati, yung settings niya, huwag nyo na rin nagka-labo-labo na, reset nyo lang. Tapos ayun na yung lalabas. Okay, so, ayan lang. Sana nakatulong ako. Thank you. Bye-bye.